Hello, what's up, guys? Welcome back to Good Broke Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another video reaction video. And this time, we're gonna talk about Flip Top Husky versus Plari Dele. Ito nga pala ay requested ni Kise 0707. Sabi niya Husky versus Plari Dele naman po. Ganun pa, maraming salamat guys sa mga nandito pa, nakaantabay, nakaabang. At kung bago ka lang rito sa channel natin, huwag niyo kalimutan mag-like, subscribe, share yung video natin. At kung hindi niyo naman share, kahit i-like niyo lang para kahit paano maabot natin yung mga tao na hindi pa naabot. Ganun pa man guys, hindi ko inatake yung mga paborito ninyong artist. Binibigay ko lang kung ano yung sinasabi nila at nagbabahagi lang tayo ng talino. Minsan hindi ko naman sinasabi kung ano opinion o panan. Tumatak pa lang sa isip natin. Ganun pa man guys, maraming salamat guys. Bigay ko lang yung pedigree ko bago tayo mag-start. I'm a music producer in California. I'm an audio engineer in SMM. I'm a sleep therapist. I'm an advanced practitioner. I'm applied psychologist. Doon sa description natin, makita ninyo yung personal na channel ko doon. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, i-like para makita ninyo kung marunong ba ako mag-rap o kumanta. Ganun pa man, let's get to it. Tapusin nyo yung video guys at sana ma-share ninyo at makapag-subscribe kayo. At tignan natin kung meron pa tayong ano. Shoutout nga pala si Carlo Colorico. Sabi niya pa, shoutout loads. Di man araw-araw nakikinig na ako sa'yo since kalakasan ng Distract DW. Sabi niya ganun. Let's get to it! Boom! Hey! Tapit tayo guys! Yo! Marami nakaabang sa mga katulad ko na parang pangtuliro at mga mamang parang gusto pa lumapit. Advance natin guys, para mabilis tayo. Flip Top, Puerto Valentong 10, nandito pa rin, TIU Theater, Makati City. Teka lang, maraming sa interview. Na ngayon gabi, isang pinakamalaking shoutout sa lahat ng makakasama natin dito ngayon. Nasa semis na tayo. Magaling siya sa forte niya. At sa style ko naman, sinusubukan kong ibigay yung best ko ngayon. Yun, so magiging dikit sigurong laban na to. Sana pumanig sa atin yung panalo. Mahilig siya sa wordplay. At ngayon pa lang niya talagang medyo nagagamay yung style niya. Pero ayun nga, may mga pamamaraan tayo para sa mga ganong klaseng bagay. Pag sobrang nagseryoso siya, parang nawawala yung ano yun, nawawala yung essence kung ano talaga siya. So siguro pag nagseryoso siya ng sobra, makakalamang tayo ng konti lang siguro. Marami akong nasilip na butas sa kanya. So parang mangyayari, salang-sala talaga yung ano, yung mga baon natin. Tol, galingan natin. Alam kong naghahanda ka. Alam kong hindi ka pabaya. At ganun din naman ako. So ibigay natin yung 100% sa mga tao. Let's go. Plari Dele, naging mahaba yung preparasyon natin. Hindi ko alam kung gaano ka ready ngayon. Pero ang masasabi ko lang sa'yo, ayun, handa rin ako. At pakita na lang natin kung ano yung kakayanan na natin. Walt sa Balanton. Flip Top, Walt sa Balanton 10. Nandito pa rin, TIU Theater, Makati City. Pang-anim na nalaban na ngayong gabi. Isang pinakamalaking shoutout sa lahat ng makakasama natin dito ngayon. Flip Top, mag-iay para sa sarili nyo. Siyempre sa lahat ng MCs na buo-buo na liga, sa lahat ng mga representatives na tuloy-tuloy pa rin ang suporta, at siyempre sa lahat ng suporta ng tunay online para sa isang buhay 2023 itong laban na parating. Sa kanan ko, galing pa ang Tagum City para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Plari Dele. Gala, Martsen and the TRC, Busra, Tagum Hip Hop, Clayton, Ganggang, Gingbu, Bus, J. Mudo, Curbs, Penaning, Veng, Shoe Apparel, Sergeant, akong pamilya, ang asawa. Unya na akong band, yee! Shoutouts nga pala sa tropa nila, Candelabra, tuloy-tuloy pa rin. At sa kaliwa naman, Antipolo City represent para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Husky! Sa produkto di Tambay, Caloocan Distributor, Laika Mori, nasa UK, sa The Drip Republic, sa 1870 Streetwear, sa No Manas, Rehipmo, Smile City, Dental Essential, Pons, Liagas, Antipolo Local Talents, Inco Philippines, at syempre sa inyong lahat. Shoutouts nga pala palagi sa No Manas, Rehipmo, sleeping nga pala to, linya-linya, shoutout sa kanila. Nanalo ng coin to si Plari Dele, pilili niya mauna, strictong tig-dalawang minuto dapat to. Pito ang hurado natin. Isa po ay semifinals. Welto Balentong 10. Pakinggan natin unang banat. Plari Dele. Okay. Awoo!
Siya daw ang king of the jungle. Yan ang ungol niyang pampabida. Pero mas kamukha mo yung unggoy sa Lion King nung gumanon kang Simba. Ay, gubat, game? Yeah. Game? Yeah. King of the jungle. Bro, mali ka. Sa liig may tali ka. Sa liyon sarili kinumpara. Yan ay nakasarado na ideya. Kung ikaw yung nasa top of the food chain, ba't kumakain kang nakakadena? Kasi sa amo, pero sa amo, di umalma. Ayaw niya ng trouble. Nagpapanggap na husky itong askal kasi ayaw niyang ma-football. Football, rugby, kasi dumidikit. O di kaya soccer, kasi sumisip-sip. Mananatili ka pa rin alalay, hindi ka magiging teacher's pet. Kasi isa kang aso yung ulul, parang gagong labrador. Tahol ka ng tahol, para kang rendon labrador. Okay. At mukha kang kargador. Pero atin siyang palakpakan. Naniwala sa proseso, ang buhay umasenso. Isa na siyang motivational speaker sa mga seminar kung paano gumawa ng chorizo. Believe kami sa'yo. Believe kami sa'yo. Congrats, bay. Dati umaasa lang to sa solicitation letter. Ngayon, namimigay na ng unsolicited advice. All goods, all nice. Ako'y dog trainer na dedicated. Hey, Husky, stay. Stay. Stay motivated. Pero yung game still connected. Hila-hila ako tang aso. Kinadena ng aking mga ideya. GL, ganun ba yung chain of thoughts? Kasi Husky, Aska, Labrador, ganun yung train of dogs? Oo, tatlong aso na. Di ka pa... Magandang ginawa niya. Shoutout nga para LeBron Labrador sa Askal Philippines, yung soccer team. Maganda yung paggamit niya nun, pero nakakulong lang sa isang idea yung pagiging aso ni Husky, which is madaling maribat at madaling makontra. Tapos, ganyan, masilipay ng ibang mga artist para gamitin sa kanya sa susunod niya mga laban. But ganun pa man, hindi ko lang sabing hindi masyadong effective, but pero even though may pinupunto siya na si Husky yung gusto niyang atakihin, medyo very ano lang siya, mababaw lang ng konti. Other than that, may points pa rin yung creativity. Tuloy natin. Pa rin umuubra kahit you only get 2 dogs para maging dunggalo ka. Pero bro, gago ka. Bars, okay. Wala kang strong side. Magandang side pa lang yung height. Dapat pala, pinagtuloy-tuloy ko na. Maganda yung ano niya. Kahit you only get 2 dogs para maging dunggalo ka. Pero bro, gago ka. Wala kang strong side. Pang-low ka lang yung hype. Nireject ka ni Andrew eh. Kasi hindi ka pang worldwide. Kaya bumuo na lang niya sarili niyang mundo. Kaplanet kanyang channel. Wala namang kabuluhan. Kaplanet kanyang channel kasi puro kakamunduhan. Oo, gumanap siya na kabit. Ganon siya kagago. Hindi niya sinunod yung daw. Shall not covet your neighbor's wife. Kasi nga daw. Hindi pa sigurado. Kasi pagkabit, isang puta na mama. Kung sino-sino sumibak, mga anak ang naaagrabyado. Puro sila stepfather, stepfather. Naaapakan kanilang pagkatao. Lahat kasalanan mo. Pero sila yung nagsasuffer. Tanging hiling makilala tunay nilang ama. Kaya laging dasal, our father. Kaya motherfucker, na sa pagiging inay naging hilaw, sa paglalaro ng salita ay bibigyan ko to ng linaw. Oo, ikay naging panandalian lang na aliw. Kaya ikay naging panandalian lang na ilaw. Kaya mag-ingat sa mga ganin at mapusok. Usunadang manulot. Parang snake sa ladder. Gusto makaabot sa tuktok. At ilagay nyo sa mga tuktok, mga kababaihan. Boyfriend, asawa, alagaan. Mahalin, huwag kalimutang kamustahin. Kasi ang relasyon parang larong chess. Dapat protektado ng queen ang kanyang king. At hindi ka convincing. Karakter mo contradicting. Aso, tapos kabit. Now this is how your story ends. I'll go out with a saying. Not all dogs can be a man's best friend. Traidor. Maganda yung pagkaka-execute ni Plaridel ng mga words niya. Kaya lang napakahaba ng setup. At saka most of ng mga sinasabi niya dito ay parang criticism. Kailangan talaga malinaw yung punchline mo. You know? Kasi kung magkikriticize ka lang, parang wala din yun. Parang hindi mo na rin siya, parang hinahalintulod mo na lang sa parang pinagagalitan mo yung isang tao. So much better pa rin talaga na mas
hindi lang basta convincing yung personals mo, pero meron talagang may kita na may punchline at mas creative yung style. Even though creative si Plari Del, naging mukhang kritisismo lang yung ginawa niya. Tuloy natin kay Husky. Teka. Wala ba kayong napapansin? In the crowd's view, nakaposition siya sa left wing. Left wing. Eh huwag kayong mabibigla. Kabit nga, di ba? Kaya pinili niya mga liwa. Okay, pahabol pa siya. Okay. Rendon Labrador reference. Yun na ba yung linya mong malupit? Pagkatapos ng laban na to, mawawala ka na rin sa internet. Eto na ba yung MC na si Flurry? Balita ko, lumakas na to. Kasi nagagawa mo nang itutok yung mic sa bibig mo. Sige, itodulapag mo na dito. Tula na may tonotugma ang may combo. Sabay mo sa rondo. Malabong umahon tong puro redondo. Tonto, papakita ko ang kaibahan. Bawat letra ko, pampanitikan. Ang estilo ko, di matiktikan. Kahit sino to, malilintikan. Wala okay. Pang flip-top, kumakatay na ako sa streets. Bungangang beatbox pa lang ang ginagamit na beat. Yung tema ng gera ay para sa kultura. Ngayon daming naglabasan, kala mo talagang may tira. Yung mga motivational mong linya, quotable ha? Yung mga quotable mong linya, pang motivational yung entry. Kala mo di namin alam, nababasa ko yan sa FB. Ikaw yung todo mangutya nang di nakapagtapos na rapper. Ang tanong yung pagrarap, nagagawa mo ba ng proper? Paalala ko lang, yung diploma hindi yan access mamintas. Proud ka lang, ilaminate, araw-araw mong ikwintas. Nabubuli ka siguro dati, halata sa mga litanya. Mali ka ng pinansalag, talino ang tunay na sandata. Sa mga hindi nakapagtapos, huwag kayong panghihinaan. Hindi lang toga at diploma papatay sa kahirapan. Hindi yun kakulangan, mas lalong di rin kahinaan. Tapos ka nga, bukang bibig naman, walang pinag-aralan. Teacher ka, di ba? So dapat mas alam mong umunawa. Sa pinapakita mo, ikaw yung mas mukhang kaawa-awa. Ibang klase ka siguro, kaya ganyan ka manghusga. Di mo nalaman na iba't iba ang sukat ng bulsa. Mga istorya sa ilalim ng bubong at barong-barong. Hindi na para sa sarili, kundi sa batang kalong-kalong. Ako yung kwela sa eskwela. Umastang henyo, di ko trip. Sobrang kulit kahit maestro. Naglabas na rin ng brief. Patulog-tulog man sa klase, may kalidad na di tablado. Ako yung makatang estudyanting imbitado sa entablado. Sa grado kahit guro, di ako pwedeng ibagsak. Tangay na graduation ko, pinatugtog pa. Diploma album ni Glock. Kaya kung sampalan ng diploma, papalag kasi meron tayo. Pero kung usapan na yung rap, laglag yung ulo nitong tayo. Parehas naman sila ng rhyme scheme. Parehas naman sila ng ganun din yung ginawa ni Husky din. Nasa isang dimension lang siya, pero kung intensity wise, sa tingin ko mas maraming nasabing angulo si Plurie Del, pero nakay Husky yung intensity. Mas maganda lang yung mga na-edge lang lagi ni Plurie Del sa mga content niya, di ba? Kasi even though maganda yung performance ni Husky, doon pa rin ako babatay sa di ba? Sa content pa rin. So sa tingin ko first round nakuha ni Plurie Del yung laban na yun. Mali pagkakaintindi mo. Sa Battle of the Fittest, boom! Nagdala ng maraming costume. Yung flip-top battle, ginawa mong fitting room. Sir Arik, gano'n na ba ang sukatan? Sa pagpili ng MC, tila ba may special treatment? Okay lang na wala tong sinabi, basta may fashion statement. You're too complacent, pinakalandakan mo ang bag sa liga. Bakit? Malaki ba na chip in? Iba't kailangan mo pang magsuot ng maraming damit para lang ikaw ay mag-fit in, kasi walang bars, walang multi. Hindi ka ganun kasik. Mamersonal ka na lang para makitaan ka namin ang bagsik. Kasi you're weak and you're fake. Spy Games kalawan. Pangalan? Agent Pantyman. Ang kauna-unahang nag-undercover ng underwear para pagkapusi ay matakpan.
Sarap mo na balatan! Nakikipagbalat kayo! Magandang angulo din yun. Pero hindi ko kinukondena yung mga tao na hindi marunong mag-multis. Wala ring... ano. Di, guys, hindi yun yung sukutan ng pag-rap. Hindi yun yung... ano, may mga tao talaga na specified na magaling sa storytelling, magaling sa mumble rap, magaling din sa multis. May mga ganun talaga, guys. Eh. Pero hindi natin pwedeng i-down yung mga tao dahil hindi nila ginagawa yung ginagawa mo. Pero syempre, maiba tayo doon. So, ganda yung ginamit na angulo ni Plaridel. Kung gagamitin lang yan bilang angulo, okay lang. Pero kung pinopromote mo yung ganung klase ng idea, very makitid yun. Kasi maraming mga artist at rapper na sumikat na hindi naman gumagamit ng multis. Eh. Diba? Tuloy natin, guys. Para makapagpakita ng laman, tapos galit ka, Sir Deo, kesyo nagkukosyum din. Hipokrito ka at swapang, sarili mo tingnan. Diba ikaw unang nakinabang nung nag-declutter si Shernan? Takot ka lang na maunahan. Eh pareho lang naman kayong naghuhubad sa tanghalan. Pero si Deo is doing it just for fun. Yung tinituri mong karera para sa kanya, isa ng oblation run, kaya naghubad. Gustong maisalba yung liga. Be a nice move, sir. Para dumami yung views, lumaki yung kita. Tuloy ito'y naging eye-opener, nagpamulat sa madla na itong bayaning tinitingala. Sa paghubad, obses na obses, hindi ka magiging Bonifacio kahit Andres ka pa ng Andres. Kaya stop this madness. Andres, kasi in you, there's no intelligence for us to find. It only proves that you have something in your body, but you don't have something in your mind. Kaya accept the... Kailangan ni Plaridel gumamit ng tuldok at kama. Kasi sunod-sunod yung atake niya. Kailangan let the crowd digest. Kailangan mo talaga pag ano, ba undress lang ng undress. Yung habaan niya para kahit paano ma-stretch yun at ma-stress yung punchline yun. Kasi napakaganda nun. Kaso tinabunan yun ng panibagong ano, eh, karamihan ng mga tao. Hindi na yun mapapansin. I'm pretty sure. Pag narinig ng judge yun, parang okay lang. Parang ang labas. Parang build-up ng setup. Diba? Pero sa akin, punchline yun. Diba? Pwede pang hindi yun mapansin. Kaya ang lalabas nun, parang, diba? Tuloy natin. Naked truth for only one reason. Threat ka lang kapag nakahubad. Literal kang naked weapon. Kaya naked truth, naked weapon. Sa kalingkahan ng sa ikaw ay matigok. At wala nang fake. Diretso na rare naked joke. At wala akong problema sa mga bakla. Pero sa'yo, maliit aking tingin. Nung tinanong ka ano yung soji bill, sagot mo, dagdag lang yan sa bayarin. Kasi nung laban ninyo ni Batusay, ikay naging bayot-bay, nang di-distract, nagmi-makeup, gustong makasilat. Kasi Apex badly beating your ass, mga linya mo walang pasok, parang holiday. Kaya pala may makeup class. Oh, wala kang class. Wala kang class. Isa kang puta, ragis. Iniintirap mo yung haring araw. Ano ka? Solar eclipse? Kaya please, wag mo akong angasan. Pagkabalakura mo'y amin ang nabatid. Driver by profession, pero yung professionalism, hindi mo nahatid. Kaya sikat ka na, kapatid. Sikmura, di na tinitipid. Marami nang nagpapapik sa photos, di na sensitive. Nang dahil sa... sikat ni Haring Araw, you're able to produce your own food na parang nag-photosynthesis. Kaya my dear nemesis, na sa kasikatan nag-sunbating, huwag kang feeling Eminem. Hindi ka sexy, katawan mo hindi slim, pagkatao mo lang yung shady. Kaya here's the per... Yes. Okay. Kaya here's the perfect analogy sa pamumuna mo kay Apex at Sir Deo. Parang maling paggamit ng face mask. Tinatakpan yung bibig, pero di kasali yung ilong. Kaya huwag kayong magtaka kung hindi niya amoy baho ng kanyang bibig, pero amoy niya baho ng iba. Amoy niya baho ng iba. Totoo nga, amoy ko siya. Putang ina. Pinaulit-ulit ko mga laban mo. Hanggang nalaman kong paulit-ulit lang mga angels mo. Sabi niya kay Islat One, sasaksakin niya sa likod. Si Pistolero sa harapan, hindi na para, saksakin pa sa likod. Si Zaki, tatry to rin, sasaksakin din sa likod. Ganto yung MC kapag row 4, panay saksak sa likod. Tangin na taking the dose of your own medicine. Grabe ang sick.
Sinabi na kay Pistol, sinabi pa kay Bagsik. Ahon 13, tungkod ni Moises, naging ahas, halik ni Judas Manuklaw. Pakusganay 7, purong kaahasan, medusa kong manuklaw. Puta, hirap ka bang sumulat? You need some help? Because the antidote of the venom is the venom itself. Tangina! Bars din yun na napakahusay na pagkaka-dissect doon ni Husky. Maganda yung ginagawa ni Plaridel eh. Nagigustuhan ko yung ginagawa niya. Pero sa ngayon dahil performance-wise napakagaling ni Husky. Talo si Plaridel sa performance. Maganda sulat ni Plaridel yung content niya. Pero kung maganda rin yung content ni Husky, tas maganda yung performance din. Energy. Maganda yung projection niya eh. Paano niya ginagamit ng words. Hindi yung parang naka-close lang sa isang box. Kasi pag nagpe-perform si Plaridel, parang ang liit eh. So, yung projection ng tao, ng camera, at ng pakiramdam natin, parang nasa maliit na box lang eh. Nakakatulong talaga pag malaki ka gumalaw. Kasi parang na-express mo yung salita mo. Katulad sa... At magawa, mapunta lang tayo sa iba para ma-explain ko kung bakit importante. Bakit importante yung pag-move kahit pa paano. Hindi man lumalapit, pero gumagalaw ka habang nagsasalita ka. Kasi yung words, ano eh, merong nabibigyan mo ng justice kung gaano kalaki, gaano kaliit. Yung expressiveness no, kung gaano ba kalaki yung words na yun, kung gaano ba kabigat, kung gaano ba ka-intense, you know. Kung proper mong ginagawa yan, especially pag nag-aral kayo ng teatro, tinuturo kasi yan kung paano magsasalita, ini-express yung bawat words. Nakakatulong yun para at least ma-express mo yung sinasabi mo ng much better at mas convincing. Ngayon, kung magsasalita ka ng ganito lang, tas puro ganito lang, parang nakukulong yung enerhiya mo sa ganitong bagay. Kaya yung mga Italian people, pag nagsasalita sila, para silang mga pipi na rin. Kasi kada words nila may expression ng kamay nila. At yun din ginagamit sa pagkukorting o panliligaw. You know? So much, the more na nagsasalita ka, na gumagalaw yung mga kamay mo, nagmumukha siyang more ano, elegant. Hindi lang basta elegant, kundi nakukuha mo yung atensyon ng taong kinakausap mo. Especially pag nasa stage ka, kung ganito ka lang magsalita, pwede ka naman talagang gumalaw eh. Huwag lang super small o very excessive. Yung enough para mapansin yung makuha yung atensyon ng ibang tao. So very important talaga na kumikilos ka at nabibigyan mo ng justice yung sinasabi mo. Kasi yung pagsasalita mo, nakaakibat din yan sa action mo eh. Tuloy natin guys. Nagsabihan ka na dati, pero hindi pa rin natuto. Agresibo, pero weakness pa rin ang nasa resibo. Napaka-boring, pero sinikap ko pa rin na detalyado. Kahit wala na yung batas, may basihan yung bawat hurado. Hilaw pa para mamayagpag, uuwi ka na lumbay. Di porke tagatagong malapit sa tagumpay. Hindi maaapula ang init kahit magmahangin ka dyan. Wala sa katayuan mo yung standard para masabing merong fan. Reputasyon mo, standard, ikaw sumira. Pati respetong natitira. Kung di na kayang gumaling, dapat immerse killing na. Total mahilig ka sa wordplay, putol-putol na salita. Ganon din pag naghingalo, tapos biglang mawawala. Kasi ang wak, basic, hindi sa pagmamayabang. So pag kinasahan kita ngayon, pwedeng pagmamayabang. Matalis. Bars, putang ina. Hindi ko naisip yun na. Sabi niya, kaya pag kinasahan kita, hindi sa pag... So, sa pagmamaya bang. Galing din yun na, mamaya bang. Bars, napaka... Very creative nun, putang ina, tumatak yun ah. Napakamot si Plaridel dun, sabi niya, patay tayo, dihado tayo sa ganun. Pagmamaya bang. Matalino na mga... Napakamot si Plaridel, patay tayo doon. Na-realize niya. Kasi yung mga tao na humahawak sa ilong, sa tinga, sa noo, may kinakamot, iniisip nila yung part na yun. Ang ganda nun eh. Kahit naman ako napaisip. Yun ang tinatawag na mga micro-expression at saka micro-movement. Mahiya ka sa mga bago. Huwag kang umasa sa lucky punch kasi nag-blackout na yung marko. Kabiguan yung mahahanap kung sa kabiguan ka nakasentro. Nalaman ko na agwat bago pa tayo mag-inkwentro. Ako'y mistulang bukas na libro. Sa sobrang daming naging laban, magagawa mo kung basahin pero mahirap pag-aralan. Rebound, my brother!
Maganda yung pinakita ni Plaridel, pero na-outshine ni Husky yung mga punchline ni Plaridel plus yung ano niya, execution at yung performance wise niya. So gusto kong iboto si Plaridel, pero hindi ko pwedeng isang tabi yung ginawa ni Husky. Very fluid at maganda yung, very creative din. Pero maganda yung ginawa ni Plaridel. Ayoko lang maging bias. Tuloy natin. Maganda yung laban, guys, ha? Parehas talagang... Sunugan, game? Oh, dito pa at session. Di ako yung maestrong tumatabingin na ang bibig. Bagkus ako yung teacher na gumigilit na ng liig kaya wala nang pahintulot. Kung nakaligtas ka sa maestrong gumagamit, hindi sa maestrong pumupugot, kaya ngayon ako'y bubunot. Maninibak ako ng ulo. Rekta sa sentido, eyeglasses isisentro, para ma-justify ng teacher na palakol lang iyong grado. Kasi isang average na content creator, dinisregard mo yung standards. No, you are subject for content. Kasi content-wise, hindi pang-wise ang iyong content. Para bang suntukan ng mga sikat. Sobrang fake shit and whack. Wala na silang maisip aside sa boxing kasi they cannot think outside the box. Kaya fighters, nag-take dive, walang rage fire. Okay lang na may stage fright. Kasi yung fight nila sa stage, isa lang namang stage fight. Tapos kontento ka na sa content mo, hindi ka nag-excel. Kasi di personality development ang iyong commitment. Dinirive mo lang yung salitang content sa salitang contentment. Kasi ang nais lang ay makilala, magkapera. Wala sa mission mo ang makapagpamulat, yung vision nyo lang ay ang kumita. Tapos ibang MC, ibang influencer, kultura binabastos. Guys, ulitin ko ha, okay lang yun kung gumagawa kayo ng content para magkapera. Pero kailangan nyo rin isipin na dapat hindi kayo nakasagasa ng karapatan ng ibang tao, yung kalayaan nila para maghayag, o yung hindi nyo sila babastosin o di-disrespect. Okay lang naman kahit anong content eh. Basta yung sarili mo ginagamit mo. Huwag kayong gagamit ng tao para, you know, bastosin sila, tas i-content ninyo. Marami yan dito sa Amerika ginagawa yan, guys. Eh. So, hindi ko yan pinopromote. Tuloy natin. Wala kang imik nung nag-rap ulit si Carlos. Parang tinorture na suspect. Napakanta ninyo si Wamos. Ito yung masakit. Alam niyo kung bakit? Bakit tinitira niyo si Carlos Agassi? Dati pang rapper yun. Dati, magaling din mag-rap yun. Kahit sulatan pa ng ibang tao, kaya niyang makapag-rap. Diba? Kasi, ang mahalaga may naiambag siya sa industriyang to. Di naman kailangan na magsulat ka. May mga tao talaga na performer lang talaga eh. May mga tao, kasi Drake, mayroon siyang ghostwriter, wala namang problema doon eh. Kung kaya mo mag-perform, may mga tao na hindi kaya mag-perform pero magaling magsulat. At saka may mga artist na magaling magsulat pero hindi lang sila bilib sa sulat nila. So, minsan nagpapaayos sila, may sarili silang ghostwriter. Especially yung mga sikat na mga tao, wala silang minsan panahon para magsulat para sa sarili nila eh. So, naiintindihan ko meron silang ghostwriter at ako hindi ako against sa mga ganyang bagay. At the end of the day, kaya mo bang pangatawanan kung ano yung nasulat sa'yo? Kasi may mga rapper na sinulatan kita, tapos di mo naman pala ma-perform, eh di ang wak nun. Diba? Kung kaya mong i-perform, mabigyan ng justice yun. Yeah. Kaya nga sa mga kanta, may mga composer talaga, diba? May composer, may singer. Eh dyan, especially sa music industry, mayroon talagang ganyan. Tuloy natin. Wala siyang naging komento, hindi man lang siya umawit. Tila ba isip ay nalason, nanahimik siya for a very long time, parang nag-fake choke lang si Poison, at si Mami Tony, nag-rap, naglabas ng dede, kalalakihan na akit, nabubusog mga mata, parang nasasabik na adik, and for me, it's the worst feeling as an artist, ng isang rap event, naging breastfeeding in public, kasi pera na ang pakara. Okay lang naman yun, guys. Dito nga sa Amerika, mas grabe pa eh. Ang maganda nga sa ginagawa ng mga Pilipino minsan, kinokontrol nila yung fire, yung apoy. Kasi hindi nga pasok sa kultura ninyo yun eh. May mga tao talaga na ganun. At syempre, kailangan masita. Pero minsan, kailangan din natin mag-isip na meron ba tayong karapatan para magsalita. You know? Kung katulad ako, napanood ko yung ano na yun, yung video na yun. Pero kasi nasa YouTube to. Pag-aari ng Amerika to eh. Diba? And at the same time, meron naman siyang parang classification na
I mean, for mature content only. At yun, nirerespeto ko yung kasi nagbigay sila ng at least disclaimer. Eh, pangit yung kung may ganun ka, wala kang disclaimer, tapos pinopromote mo pa sa kung sino-sino. Pero kung nandito lang sa YouTube naman, katulad ko, nakapanood ko sa YouTube, I don't know, maybe pinosa iba. Pero para sa akin, dahil kami, ano kami sa mga ganyan, so okay lang. Pero dahil nga, may kultura kayo, tapos na sisitan naman ng iba, hindi naman lahat ng tao may confidence para manita. Wala rin tayo sa katayuan para manita. I mean, mahirap din, di ba? Pero when it comes to artistic form, especially pinagkocombine ng artistic at music, mahirap magsalita sa ganyan eh. Kasi iba't ibang opinion meron dyan, you know. Pwedeng tama ako, pwedeng mali ako sa iba, you know. At tulad ko, kung ano lang yung tumatakbo sa isip ko, yun lang. Pero kung nasa music tayo at mga entertainment, sa amin, okay lang yun eh. Pero dahil meron kayong kultura dyan, sa tingin ko, kung kaya mo naman talaga magsalita, bakit ba hindi? Pero kung di mo kaya magsalita at wala ka pang masyadong naiambag, mahirap magsalita, di ba? At the end of the day, you know, lahat kayo gusto ng entertainment. You know? Kung sa tingin nila, mas effective yung entertainment na yun, then do it. Kung hindi naman, wala tayong magagawa dun, di ba? Ang mahalaga dun, wag lang ipromote sa mga bata. Tuloy natin. Wala sa... Kasi pera na ang pakara. Kasi pera na ang pakara. Hindi na nakukuha ng presyo ang dignidad. Yung pride ay wala na. Lahat nakukuha na sa price. Pati yung samsak. Nag-starter pa si ano, si Plaridel na ano pa siya. Stumble. Tuloy na. Ara. At ang dami nyo pang... At ang dami nyo... Hindi na nakukuha ng presyo ang dignidad. Yung pride ay wala na. Lahat nakukuha na sa price. Pati yung samsara. At ang dami nyo pang... Sarot kay samsara. Ah? Bugoy na ko. Pero guys... Ganun talaga guys, yalang naman gumawa ka ng art mo, mag-rap-rap ka dyan, tapos isip ka, kailangan libre lang, magpe-perform ka sa stage, libre lang. Kaya ngayong iba nagkukumahog maggawa ng content, ang hirap din kasi talaga gumawa ng content guys. Kaya nga marami ka makikita mga artist ngayon, mga rapper, nagre-react na lang din dahil yun yung pinakamadaling way para magkaroon ka ng content. Kasi napakahirap maging creative when it comes to content, man. Mahirap talaga. At kung sisitay mo yung mga tao na gustong kumita sa pag-content, parang who the fuck are you? Diba? Gusto natin kumita eh. But etong YouTube, globally na siya. International, kahit sino pwedeng kumita ng pera. Kung ako tatanungin nyo, bakit ko kayo pipigilan? O bakit, sino ba ako para pigilan kayo mag-YouTube? Maggawa ng content? Deserve nyo kumita ng pera. Pag nagka-pera kayo, hindi lang yung sarili nyo matutulungan, pati pamilya ninyo. Hindi lang yung pamilya ninyo yung matutulungan kasi yung family yung number one unit ng bansa eh. Hindi lang pamilya ninyo yung matutulungan kundi yung bansa ninyo kasi merong transaction na nagaganap, palitan ng pera. O diba? Tumataas yung ekonomiya ng bansa ng Pilipinas. Ang mahalaga, at lagi kong sinasabi, kung gagawa kayo ng content, huwag lang kayo makaka-apekto ng ibang tao. Huwag lang kayo makakasakit, makakabastos, di ba? Tandaan ninyo, meron pa rin karapatan yung ibang tao. Magkaroon sila ng peace of mind, marespeto sila. Kung gagawa kayo ng content, para makasakit din. Mag-promote ng violence, din. Di ba? Mag-promote ng pedophilia, din. O, di ba? Mag-promote ng krimen, din. Meron tayong issue. Diba? Pero kung magagawa kayo ng content, funny, na nakakatawa, pag-ibig, kahit ano naman pwede niyong gawin, guys. Eh. Pero napakahirap nga. Pero ako, hindi ko kinukundahan na yung mga tao naggagawa ng content, guys. Huwag niyong i-demonize yan, guys. Ano na ba to? 8 months ago. Guys, kailangan natin maging advance. Content, walang problema dun. Kahit sino pwede nang gawin yun. Kung gusto niyo sumikat sa pagiging content creator, do it. Sabihin niyo, sinasabi ni Plan, walang problema dun. O, ipakita niyo itong video na to, sabi ni Sir Plan, wala namang problema gumawa ng content eh. Ayan naman ngayon, kung maghabol kami sa pera, gumagawa naman kami ng content. O. Kasi yung content ninyo, investment niyo pa rin yun eh. Ano tingin ninyo? Gaganto lang kayo, tas wala kayong pagod. Yung content, may script pa din yun eh. Pinaghirapan mo pa din yun, nag-video ka pa din. Tangin ang mahal-mahal ng cellphone eh. Yung cellphone na may camera, o. Ang hirap mo, magpo-project-project ka, ilang video ba ginawa mo para maging confident ka sa harap ng camera? Diba? Oh, selfie pa nga lang. Ako nga, maka 20 na selfie, isa lang pipiliin na okay. Diba? Yung mga babae kaya, naka 100 selfie, mapili lang 2 picture. O diba, ang hirap gumawa nun. Magre-research ka ng mga topic. Diba? Para makapag-create ka pa ng video mo. Ang hirap nun, guys, eh. Kasi hindi ka kakita.
nagpagod ka. Ang dami ng mga tao, 3 years, 4 years na sa YouTube, hindi kumikita ng pera. Babastusin ninyo yung paghihirap. Diba ka, mahiya naman kayo guys. Huwag niyong gagawin yun. Huwag niyong i-demonize. Huwag niyong i-demonyo yung mga taong nagsisika para sa content. Pag meron nagdi-demonyo sa inyo, kahit sino pang celebrity yan, takita niyo tong video na ito, mumurahin ko pa sila. Diba? Huwag niyong i-demonize. Diba? Ako nga hindi ko pinagya... Kailangan mo ba ipagdamot yung content? Yung YouTube? Ba't gine-gatekeep ninyo? Ano ba yung gatekeeping? Hinaharangan niyo yung gate. Gusto niyo kayo lang yung sikat. Kayo lang yung merong ganito. Kayo lang yung kumita ng pera. Bakit? Ang yun ang tanong. Diba? Mag-react din kayo. Gayahin nyo ako. Gusto nyo. Kung sa tingin nyo, matalino pa kayo sa akin, mag-react kayo. Diba? Gumawa kayo ng ganito. Sanayin nyo sarili nyo sa camera. Kahit ano, 100 video meron sa Flip Top Battle, i-review nyo, i-react ninyo. Kumita kayo ng pera. Bakit ko kayo pipigilan? Diba? Oh. Okay nga sa akin, yung mga hip-hop artist, yung Flip Top artist, nag-reaction video, okay yun, kumita sila. Diba? Kailangan nila yun eh. Bakit natin pinipigilan? Ba't natin dinidemonize? Gamitin niyo yung utak ninyo. Huwag kayong madamot. Ang dadamot ninyo. Dinidemonize ninyo parang pera-pera. Kailangan nyo nga ng pera para mabuhay eh. Diba? Oh, pag merong artist magsabi ng ganyan, tapos ididemonize yung isang artist sa pakita niyo yung video ko. Diba? Mumurahin ko pa yan. Tangina ninyo, ba't kayo gaganyang ganyan? Ano ba? Ang hirap-hirap magtrabaho na sa panahon ngayon. Wala nang trabahador. Ang hirap na, lahat online eh. Diba? Wala nang mechanic, wala nang engineer, wala na rin nag-aano. Diba? Wala na. Diba? Oh. Kung yung tao, wala ka ng choice. Ang hirap maghanap ng trabaho. Content na lang yung kaya mong gawin. Diba? Sinipagan mo na, isang taon ka naghahanap ng work, walang tumatanggap sa'yo. Ang hirap maghanap ng trabaho sa Pilipinas eh. Oh. Kasi didemonize nyo, babastusin nyo. Haharangan nyo yung isang tao na gustong mag-create ng content para kumita. Who the fuck are you? Then, diyan tayo mag-usap. Okay lang gumawa ng content. Okay lang kumuha ng pera sa pag-content. Tandaan nyo lang palagi, huwag kayong makakasakit ng tao, huwag kayong tatapak ng tao, huwag kayong magmamata. Yun lang yun. Diba? Sipin nyo palagi, yung moral ninyo, ang problema sa inyo, sa ibang Pilipino, wala kayong good manners and right conduct. Di kayo nakikinig. Tuloy natin. Ang dami nyo pang drama, mga influencer kong nabanggit, lahat may agendang nakatago, iisa lang aking masasambit, na sa tao, ang lakas nyong makagago, kasi manggagamit kayo. Sa sarili, mataas na ang tingin. Tapos kami tong bariya-bariya lang sa inyong paningin. Kami tong hinuhulog ninyo sa balon para matupad inyong hiling. Kaya ang aking pagkadismaya, Problema mo naman kasi yun eh, Plaridel eh. Kasi kaya mo naman maghanap ng content na para sa'yo. Diba? Eh, ganyan ka ng ganyan. Ibig sabihin, ikaw rin nahuhulog sa bitag nila. Kasi nga entertaining eh. Oh, wag niyo sisihin yan. Eh, kung entertaining sila at nahook ka, di na nila kasalanan yun. Ganon sila ka-effective. O ngayon, gawin mo rin yung paraan para maging effective ka. Wag mong sisihin sa iba. Diba? Tuloy natin. Aking isasalin. Kasi I find the culture very less worth. Kasi yung hip-hop state, yung dating mga asset, naging liabilities para lang sa net worth. At ang susunod na bara, huling letra lang lalaruin. Mas isisiwalat ko pa kung gaano kayo kagahaman at sakim, Flip Top Game? Yeah! Mga iha, mga iho. Usapang... Nagpapawisan ako. Talapi ay wala silang preno. Pag sinabing pera-pera ay wala nang pero-pero. Kahit mga content nila, walang mga kwenta na mga kwento. Basta sa bangko, may kwarta, mananahimik na lang sa kwarto. Boy, ang tapang nyo. Kaya nilang kumain ng tae, basta bumenta lang sa tao. Oo, huling letra lang aking ginalaw, aking pinaglalaruan. Pero sa dulo, tayong lahat pala yung pinagsasamantalahan, kaya malapit na katapusan. Ibibigay ko ang buo, hanggang dulo at huli. Aabutin mo'y gulpi, itong dating driver sa Yung ganyang klase ng topic, Plaridel, masisilip ka dyan. Kasi very, ang kitid niyan. Ang kitid ng ideolohiya na yan. Hopefully, I don't know. Kasi teacher ka, tapos ganyan kakitid yung ano mo. Kasi ang ginagawa mo, hate yan eh. Pang-hate yan sa mga content creator. Diba? Tandaan ninyo sa mga taong naggagawa ng content, okay lang sa akin yun. As long as wala kayong tinatapakang tao, dinidisrespect, binabastos, wala kayong minamata, okay lang sa akin yun.
Diba? Kahit magkulong pa kayo sa kwarto kaysa gumawa kayo ng masama, magbenta ng drugs, pumatay ng tao, mag-rob ng bangko, 'di ba? Mang terorista ng tao, 'di ba? Saan maging content creator na lang kayo? Huwag lang kayo mag-promote ng violence, huwag kayo mag-promote ng crime, pedophilia, kahit ano gawin ninyo, okay sa akin 'yun. 'Di ba? Walang problema doon. Tuloy natin. Mala, walang magiging panukli na kilala sa Pakwela, Panggagaya, nabuksan na maraming pinto. Pero sa akin eh. Ganun kasi yun eh. Lahat ng content, karamihan, ginagaya lang naman eh. Hindi, wala ba kayong TikTok, guys? Siguro naman may TikTok na kayo dyan, di ba? Karamihan ng mga trend doon, ginagaya lang. Ganun lang talaga yun. Creativity sparks another creativity. Walang problema doon, guys. Di ba? Walang problema doon. Tuloy natin. May tiklong. Pero sa akin ay tiklong. Parang Pilipinong gustong maging Koreano, kaibangan mo o hinto. O sisikat ka na parang gento, pero di ka kikinang na parang ginto. At pumatok ka sa masa, bumenta sa bangketa, ang Pakwela mo na meta. Pero wala ka pa rin napadidinig na makabuluhang mensahe, kahit ngiti nila'y abot na sa tenga. At kung ako yung tatagayan, ika'y malalasing sa karunungan. Kung Plaridel ang kainuman, may aral kayong mapupulutan. Hindi aral yung ginawa mo, Plaridel. Hindi aral, pang-gatekeep yun eh, pang-demonize. Diba? May mga tao na talagang hirap na hirap, may ilang taong hindi nakakapagtrabaho, tapos nakakita sila ng way. Diba? Meron nga kwento si Bugoy na Koy Koy, parang sabi niya, ang hirap magtrabaho din talaga. Hindi ko alam saan napanood kung podcast yun. Eh. Sa FB yata yun, o rin sa sinabi niya, ayun na, pag-rap na lang talaga yung alam ko eh. O, doon kumita siya, sumikat siya. Guys, ba't natin pipigilan yung mga tao na gustong sumikat, kumita ng pera sa paraang alam nila at yun na lang yung tanging paraan? Guys, di ba? Minsan talaga magiging wake up call na minsan, ito na yung talagang ano natin eh. Wala tayong magagawa dun. So, para sa akin yung ganyang klase ng topic angle, ang kitid niyan, guys. Kasi sinusubukan mong maging personal at atakihin si Husky, pero nagiging generalized siya. At babalik yun sa'yo kasi may manunood nito. Aatakihin ka dyan. Huwag kayong mag-gatekeep, guys. Huwag yung gagawin yun. Tuloy natin. Putang ina. Sayang yung buong round 3 mo, gago ka. Isa buhay to, tapos tinitira mo iba. Putang ina ka. Sa kalyo ng palad daw makikita ang tagumpay. Sabi nitong ulol, baka bigla ka na lang sipain ang successful na putol. Putang ina ka. Nakakawalang gana ka panoorin. Kapag bumaba na to, kala mo inutos lang sabihin. Puta, tapos aasta kang future ng battle rap? Gago ka ba? Pinabili ka lang ng suka, champion ka na? Puta, di niya ugali mamersonal. Kaso yung shit di natiis. Naglalabas na rin ng baho sa kanyang analysis. Bumibitaw na rin ng jokes. May pakanta-kanta pa, gusto mag-trending like me. Kaso pilit mukhang tanga. Kasi ultimo patawa, pag epektibo, dominante. Kahit anong estilo, pag sinapuso, importante. Inaangat ko yung estadong minaliit nyo ng kampante. Eto na yung panahong magkakampiyon ay komedyante. Ina, di mo pakukilala bigo. Mung alaalang inakalang malala na tigo. Pahara-hara subok na magpakarabugok. Kasayonara magpakalayo-layo na tupok. Kasakin bara may libel para dyan. Plaridel tabi dyan. Matabel ay kitel. Diskarel na naman! Okay. Ina, wala akong dapat patunayan. Alam kong mas magaling ako. Bago mo ako pangaralan, turuan mo muna sarili mo. Kasi kung maghahalong joke at bars, di mo ako madadaig. Sa sobrang bigat ng bars ko, nawalan ako ng leeg. Yung ulo ko hindi bilog, parang nadikdik. Ganto din ulo ni Rizal, kaya yung utak na siksik. Punta tayo sa hinaharap. Alam kong nanunood ka ngayon. Tignan mo sarili mo sa nakakaawang sitwasyon. Lakas ng loob at tapang ay hindi laging para sa laban. Minsan ito ay pagtanggap ng masakit na katotohanan. Multiverse, di lang sa sulat. Ginawa ko pa sa sitwasyon. Lente ni Kuya Kebs yung portal. Tinugma ko yung dimension at time. Sa tingin ko, performance-wise, nakuha na ni Husky. Hindi ko na... I mean, maganda yung angle ni Plaridel, pero very generalization yun eh.
So sa tingin ko, tsaka hindi pa maganda yung content na ginawa niya. Kasi hindi yun pasok sa ideolohiya ng pagbabattle mo sa kalaban mo na parang content creator. Hindi ko alam kung bakit ganun yung ginawa ni Plaridel eh. Mas maganda talaga pag direkta mo nang atakehin ng walang bahid na gumamit ka pala kung ano nung reference. Tapos, kasi masisira ka dun sa mismong informasyon na binibigay mo eh. Ang mangyayari nun parang mag-aano pa yon. And I'm pretty sure, kasi lumalabas na yung binibigay mong mga bara, parang ang lumalabas nun, hindi mo siya ganun kagamay. Hindi mo siya ganun naiintindihan. So, magba-backfire yon. Pag sinabi natin backfire, even though maganda yung content mo o marami kang content na sinasabi, kung hindi mo naman gamay at alam o wala ang sariling talino dun sa sinasabi mo, parang babalik lang yun sa'yo eh. Katulad niya, nag-round si Plaridel. Although marami siyang nasabi, pero dahil pakiramdam ko, hindi niya alam yung sinasabi niya, wala siyang pagkaunawa dun, parang wala lang. Diba? Parang nag-work against pa sa kanya yung mismong round niya. Instead na mapupunta pa sa kanya, parang yung rounds niya mismo, parang sa kanya pa bumalik. Diba? Kasi, parang, ibig sabihin, hindi mo naunawaan kung ano yung sitwasyon ng mundo ngayon. We're on the modern era, guys. Nasa social media era tayo. Internet, ano na tayo ngayon, guys? May Web3 na nga, eh. Diba, guys? So, napaka-advance na ng panahon ngayon at hindi mo pipigilan yung pag-grow ng tao when it comes to social media. Nandun na rin yung mga content creator. Ang content creator, guys, wala namang ganyan eh. Meron lang tayo media. Meron lang tayo mga newscaster. Ngayon, may content creator na saan ang galing yun. Dahil dito, dahil lahat ng tao pwede nang maka-access ng internet. At yung mismong internet, mundo yun eh. Diba? Para siyang isang mundo, isang bansa na kahit sino, kahit sa ang bansa, nakakatawid. Nagkakakilala, nagkakamit-mit. Ang layo-layo, Pilipinas, ako nandito sa Amerika. Nakilala niyo ako. Diba? What are the odds? Diba? Paano yun? Diba? Anong odds yun? Diba? Gano, anong pagkakataon meron para makilala niyo ako? Sa tingin niyo yung makilala niyo ako rito sa internet, coincidence? Hindi coincidence yun. Yung utak ninyo naghahanap yan. Naghahanap yun ng pwedeng pagkuhanan ng talino. Diba? Kaya nga yung iba nag-i-stay eh. Kasi sa dami-rami yung pagkakataon, pupunta kayo rito para mag-stay sa akin. Anong meron? Diba? Hindi yung chance ha. Binigay talaga yun sa inyo dahil yun yung algorithm ng pag-iisip ninyo. Diba? Hindi yan lahat. Hindi ako naniniwala sa chance. Nandyan talaga yan. Binigay yan. Para makilala nyo ako, makakuha kayo ng atensyon at talino. Binigay yan sa inyo. Dahil pag umalis man ako, mawala man ako, babalikan nyo to at yung mga talino na meron na nakukuha nyo rito, kukuhanin yun, tatanggapin nyo yun, ilalagay nyo sa baol, diba? Poprotektahan nyo yun. Dahil hindi nyo na yung maririnig kahit kanina pa. Diba? Tuloy natin, guys. At sa tingin ko, nakuha na ni Husky yung third round na yan. Kasi yung mismong round ni Plaridel, bumaliktad sa kanya eh. Kasi parang hindi niya alam yung sinasabi niya. Yun, tapos nag-stumble pa si Plaridel. So, Husky, maganda yung performance ng third round. Even though konti lang yung nasabi niya, I think, mas effective yung ginawa ni Husky. Kasi connected eh. Para sa kanya lang talaga. Tuloy natin. Ito pala yung top 10. Plaridel versus Husky para sa Isa Buhay semifinals. Mag-iayon ulit para sa kanilang pareho. Ang boto ng Murado, 5-2, advancing sa finals, mag-iay tayo lahat para kay Husky. Husky, tapos mayroon pang 4 minutes si Plaridel, napakahaba ng rounds niya. Tuloy natin. SGR, but... Ganun pa man, sige, bigyan natin ng chance si Plaridel makapag-promote. Pinig, Ugat Republic, Jilan. Love you. Pinakot ako si Plaridel. Round 1 and 2 Plaridel. Round 3 Husky. Ano eh? Wala na yun. Dati pansinin yan si Plasma. Medyo may pagkaano rin yan. Ganun pa man. Maraming salamat isa man dito pa rin nakaantabay. Kung nagustuhan niyo yung laban niya, siguro bibigyan ko to ng 9 kasi wala tayong masyadong nakuha doon pero parang lumalabas, kailangan ko pang i-explain yung dapat alam niyo na, you know. Ganun pa man, maraming salamat guys. Kung nagustuhan niyo yung reaction video, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share, you know. Baka dumating yung panahon guys, i-cut ko yung mga video para magamit ko rin
Reels kasi ang dami kong mga sinasabi, mga bagay na makakatulong para sa inyo, pero pakiramdam ko hindi na-appreciate ng tao at i-compile ko yun, yung mga part na yun, para ma-post ko rin sa social media at nang sa ganun makatulong sa mga tao na hindi man nanonood ng reaction video, eh, you know, at least sa Reels makita nila. Ganun pa man guys, maraming salamat. Galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay nyo, sa pamilya, mga kaibigan nyo, mga tao na paligis nyo, at sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pa na ng Good Pro, shoutout nga pala kay Husky, isa buhay 2023 semifinals. Peace out.